Is the hope in the hereafter, and that is the real hereafter.
tunay na gawin. But however, sa Quranic Kareem, sa maluhagang Quran, hindi lahat ang usapin. Binigyan tayo ng direct idea so that we would realize, we'd be able to realize that the meaning of life. Kung talagang kahulugan ng buhay na meron yan tayo. That's why he reminded us in Allah subhanahu wa ta'ala said, A'udhu billahi min shaitan rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. And indeed, we created man, Adam, representing us also, included us also, as human. Out of an extract of clay, water, and earth. In other words, from man, puti. Sa Tagalog, talaga ang nilikha namin ang tao mula sa isang inano, mula sa isang putik. From what? In the pictures of water and soil. And then he said, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ مُفَّةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Thereafter, we made him the offspring of Adam, which is us, as a nutfah, a mixture of the male and female starts, and enlarging it in the same logic, womb of the man. Pagkatapos ay ginawa namin siya, sino yung tayo, na isang pinaghalong mata ng lalaki at ng babae sa tahanan ng matatag. Ang tawag niya baba, doon sa sinapunan, tahanan na matatag. And then he said, نَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَصَّرْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ شعناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Then Allah said, we made the nutfah into a piece of tin, coagulated blood. Then we made the blood into a little lump of flesh. Then we made out of that little lump of flesh bones. Then we clothed the bones with flesh, and we brought it before us another creation. So blessed be Allah, the best of creators. Pagkatapos, nilikha namin ang mata bilang isang malalubong na muho. Saka nilikha namin ang malalubong na muho bilang malalaman ng minimuya. It should lang ng flesh, parang nagkarnayin ng muya. Sa kanilika namin, kasi pag nakita mo sa microscope, yung something na nakakling doon sa sinapupunan ng babae, it is like a should lang ng flesh, isang nangumuya, or malalamang inuya. Sa kanilika namin, ang malalamang inuya bilang mga buto sa kapitan namin ang mga buto ng laman. Pagkatapos ay nilinuo na ito sa isang iba pang nilikha, bagong nilikha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakamapagpala ni Allah ang pinakamahusay sa mga lumilikha. So, inisaysa siya, by the way, itong ayah ito, it is pwede sa ilaibig. It is the verse. How many years ago? It is about embryology. What is happening inside the mother's womb? Considering it was about the 16th century or 17th century, a womb was altered.
by medical science department in priority, though it was already being revealed to us. In the glorious Quran about this technique, evidence, accurate, napaka-accurate, kung ano po yung nasa laman na sinabi ko na doon nangyayari, step by step. Sinabi ka kung upang ilahat sa atin kung paano niya tayo nilikha. Kaya sabi niya ba, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Verily, we created man of the best spectrum, the best mold. Sa Tagalog, talagang nilikha namin ang tao sa pinakamahusay ng tikas, sa pinakamahusay ng ubo. That's why, Mary, many brothers and sisters, we as human, we are perfect as human. Perfect tayo as tao. Nakuha nyo? Kasi iba yung concept nyo eh. Ang tao hindi perfect. Baka sinasabi ang paggawa lang mag-win-win. Hindi tayo as human, we are created as perfect human. Naintindihan niyo niyo? At sinabi ni Allah, ipinagpalaki niya, we as human, He created us from the best statue, the best mold, pinakamainam na tubo. Wala na mas mainam pa sa tao. Yung sinasabi niya ng Subhanahu wa Ta'ala, pagpating, lahat-lahat tingnan niyo, lahat ng meron sa iyo. Tayo, as ang sinasabi niya, tayo pinakamalaga sa creation niya. Impact, ginawa nga niya ang palwanti ng lalik para sa ating mga tata. Ilagyan ng palwanti para sa ating lalik. Kailangan. Pero, having said that, pagkatapos niyang sinabi, you are out of the business, you are created in the present time. Nilikha namin kayo, nilikha ko kayo sa pinakamainam na hubo. Pinakamainam. Step by step, mula sa wala, in pictures of everything that we have here in the world. Nilikha tayo, binigyan tayo ng buhay. Sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga bagay nito, Hoy, tao, mag-isip-isip ka na. We possess nothing. We own nothing. Problem. The very existence of our body or parts of our body inside our mother's womb, we own nothing and we possess nothing. Wala nga tayo ng damit yung lumabas tayo, di ba? We are naked and bald. We possess nothing. Wala tayo. Wala talaga tayo ng pagmamay natin on our own. Not even the hair of our skin, a single hair of our skin, hindi tayo may gawa. It is not we who made it. Our parents did not bought it for us. Wala tayong pagmamayari. Ipinapala sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. We from non-existence to existence. Wala sa wala pag wala sa hindi umiiral. Tayo ay may umiiral sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Having said that we are in the best mold, tayo ang pinakamainam na hubog ni Allah over our lives. Then sabi niya, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. After that, surely
you will die. After said, after having said all, ang lahat, ang sangkap na sinasabi ni Allah, kung papapala tayo ni Lord, kung papapala tayo ni Lord, is it suffered with the one who fashioned our image? Having said that, in conclusion, after that, surely you will die. Pagkatapos, tunay na kayo, patapos mo, ay talaga mamamatay. Sino ang makakapagod sa ayaw na ito? This is the reality. Pagkatapos ng sinabi, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Very quickly created man of the blessed God. Pero kasi sinabi siya pagkatapos ko sa isang kaya niya. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Then we reduce him to the lowest of the low. Pagkatapos ay binalik namin siya sa pinakamababa, sa pangamababa. Baka nakakalimutan na tao, galing ka lang sa putin. You came from man. You came from nothing. You came from useless thing. And from that useless thing, from that nothing, I assemble you. All that you have right now, I created you, I give it unto you. You possess nothing, and even the skin, that the skin of your, the hair of your skin, a single hair of your skin, the single strand of your hair, even the skin of your nostrils, hindi ikaw ang may gawa niya. Inubog kita sa pinakamainam na humbog, the best of all. And you are my masterpiece. O promise pa kita. Yan ang sinasabi sa atin. Pero, magkakaroon naman, ibabalik-ling kita. Saan? As man na sana, the lowest of hell. Pinakamababa sa pinakamababa. Because you will die. And then, sa conclusion, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Then again, surely you will be resurrected on the day of resurrection. Pagkatapos mo din na kayo sa araw ng pagkabuhay ay buhayin muli. Ba't ka ba matataka? Hindi ka ba nag-iisip? Are you wondering? And until now you deny about resurrection day? Sa kapagaling, where have you been? Isn't it that I created you from nothing? From a useless thing? From mana? From putik sa alala? You, before you are not existent. And from that non-existence, I made you to exist. Mula sa pagkawala, walang iran, walang pagpakiran. Hindi ko umiiran mo. At ngayon umiiran tayo. Ito tayo ay umiiran. Bakit ko umiiran? Kung nagkakatalong tayo, this is now, it's telling us the reality of life. A lot of people nowadays, they are hideous of these things. They really don't know why they were here. And kung pag-aralan niyo yung tao, ang bawat isa sa akin, kung pagiging tama-tama ang usapan, eh tayo po nagpapaligsahan. We live in competitions. Mula sa pagkabata, nakakaramdam tayo ng kayabangan sa isa't isa. Mula sa pagkabata, meron tayong competition. And then, naging adult tayo, hanggang ngayon, iniisip pa rin natin, oh, mas magaling ako sa iyo.
Oh, mas marami akong nari-arian. Oh, I possess a lot of things that you don't have. And I'm better than you. Oh, I was able to gather some things. And you are in my way compared to me. Diba? Kasi ganyan yung realidad ng buhay. That is the reality of life. But Allah said, you cannot live, you cannot read other than this. I'm telling you, brothers and sisters. Allah is telling us that the true meaning, the reality of life that we have. And He's telling us that even though you are now in envidiousness of the reality, because I created you, I passion you, I gave you life, I gave everything that you need in this world to live. And what is the meaning to live? Ano bang ibig sabihin para mabuhay? E sinabi sa natin. And then, after that, kahit even if you possess everything that you want, I molded you in the best of creations, but you will die. And then you will come after. And that is the right. That's why we should not be envious of this world. And then he said, وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَوَاقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. And indeed, we have created above you seven heavens, one over the other, and we are never unaware of creations. Pagkatapos, hindi ka, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, nakita mo yung dagat niya, I created God in seven limits. Kasi pinasabi niya, ginawa ko yan para sa iyo. I created it. And I am not unaware of the creation. Ibig sabihin, pagkatapos siya ginawa ang lahat-lahat ng bagay, hindi siya walang malay sa kanyang dinigran. Tayo kasi pag ginawa mo ito, eh pag iniwan mo ito, wala ka ng malay rito. You have no knowledge about this after you make these things. If you let these things, you have no knowledge at all. No, Allah is telling us, after I created all of the things in the heavens and on the earth, I am not unaware of what I have created. I am fully aware of what is happening in my creation. I am fully aware of what is happening in the among us, among the beasts, among the living. I am unaware each living, bawat daro, nangalalalalag, nakatalala, nakatakda na, ginito ko. Yung nangyayari, pangangang nangyayari, masaya sa iyo, hindi ko alam. Ito yung sinasabi sa atin, hindi ko kaya, nilinaw namin, wa'aday na, nasday, nilinaw namin sa kanyang dalawang landas ng kabutihan at ang kasamaan. We made them clearly to them, the two ways, the ways of the right, the righteous, ang daan ng matuwid at ang daan ng masama. Alam natin yan. We know that in our innate nature knows this. What is good and what is bad. That's why He reminded us and He advising us that the maturity of human being, maturity ng mga tao, ay ito ang kanilang nasa. Ganito sila. Umaksong ganito sila ang buhay sa mundong ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, يَحْلَلُونَ ظَهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. They know only the outside appearance of the life of this world.
They know only the outside appearance of the light of the world, the narrows of their livelihood, and the hideous of the hereafter. Alam na lang ang marami ng tao ang labas na pamamayo, ang pamamayo pa'y malabas ng buhay sa mundong ito. Tulad naman, pangarap ng natupagpag. Tulad naman, dumami pera. Tulad naman, umani ka. Nagkaroon ka ng maraming material na bagay. Ito yung panlabas na ito ng mundo. Ito sinasabi niya po, pero nakakaligtaan nila yung kabilang buhay. They are hideous after. Kaya, He wants us to think deeply. Kaya sabi niya po, awalam yatafakaru fi anfusihi ma khalaqahu Allah as-samawati wal-ardi wa ma bainahuma illa bil-haqq wa 'adadan musamma wa inna katheeran min an-nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Do they not think deeply in their own selves about themselves? How Allah related them from nothing? Ito yung sinasabi natin kanina. Hindi ba sila nag-iisip ng malalim, nag-iisip sa kanilang sarili, kung paano nilikas na ni Allah mula sa wala? And similarly, He will rescue them. Allah has created not the heavens and the earth, and all that is between them, except with truth, and Quran appointed them. And indeed, many of the mankind denied the meeting with their Lord. This is it. Ang alam natin ay panlabas sa anyo ng mundo. What we know is the outside appearance of this world is dunya. And we can keep the step of the hereafter. We forget that we are going to meet the one who created us. Nakalimutan na natin, a day will come that we are going to meet Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created us. Ito yung sumagutan. Nalibang tayo sa pagpapaligsahan sa isang isa. Nalibang tayo sa kompetisyon sa isang isa. Nalibang tayo sa pagpapagalingan natin sa isa't isa, nakalimutan natin na isang panahon, isang araw na darating na tayo naarap sa ating Panginoon na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, deeply, mag-isipin ka ng malalim-lalim na itong langit at lupa, sabi ni Allah, He did not create this, but except with the truth. Ang ibig sabihin, ang lahat ng kanyang nilikha may dahilan. Ang nilikha ni Allah may dahilan. Pag tinanong mo ang atheist, yung walang Diyos, mayroon tayong alakang walang Diyos. Para sa kanya, yung buhay, walang kahulugan. Ba't ka nandito? Wala. Scratcher na ito. Aksidente na itong pagiging kama natin. Ba't may ganyan? Aksidente na lahat dyan. There's no meaning. Walang harman, walang kapatapakasa. Kaya tayo ay Quran at tinanyo, pag iisip ka, wala ka Diyos, hindi ka nag-iisip. Kaya yung Quran, ang gusto niya, gamitin mo isip mo. Kaya nga sinabi niya sa isang ayat, pagtungkol, paggagamitin mo, pag ikaw ay nag-iisip, hindi ka pwede maging iisip. If you think deeply, you will never be an atheist. In the one who denied the existence of God. Example in one ayah of the Quran. And we know that the ayah of the Quran is for those who are ulul albab, those who men who reflect, men of understanding. Tao na nag-iisip, tinagagal na tayong pag-iisip. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ
منامكم بالليل والنهار وافتخاركم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Kabila dan sahabatnya mengatakan, among this sign is your sleep. Tidak nyaman. Kabila dan sahabatnya ni Allah, ay ang pagpatulog ninyo sa gabi at ang hapon at ang paghahanap ninyo sa kabutihan loob niya, tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong yasakan na dumitinig o nakikinig. Ha? Tapos sabi niya ba? Among this sign is your sleep in the night. Kabilang sa kanyang kata ay tulog ninyo. Alam niyo ba, until now, there is a great debate between medical science. Why do we sleep? It is not enough to say that we sleep because we need to rest in all. Because you can rest without sleeping. Until now, there was no definite meaning or definition. Why or answer, why do we sleep? Bakit tayo natutulog? Nagdidibate po kung medical science. Research po. Until now, hindi wala medical science. Bakit tayo natutulog? O inaano? There's one hormone in our brain. Once na nagsiklip, calls nila namin, doon tayo inanto. Kapag patay ang ilaw, usually, yung brain natin, nagsisiklip ng melatonin. Okay? O kaya tayo inanto. Pero bakit? Hindi pa rin alam. Although there's one findings that if you sleep during 10 p.m. to 2 a.m. or 3 a.m., there's something that your body may nagagawa, ginagawa ang iyong katawan na hindi niya ginagawa sa isang oras. Meron ginagawa ang katawan natin sa pagitan ng alas 10 ng gabi, 10 p.m. until 2 a.m. Makapagtataka talaga, this is how the Prophet Muhammad sa salam sleep. He sleep for a while, little night, and he woke up from the head of your sinner. Between 10 a.m. and 2 a.m. up to 3 a.m., our body may nagagawa is doing something na hindi niya ginagawa sa ibang oras. Kaya dapat tulog ka nun. It's better na tulog ka nun. Kaya sinasabi sa ito, yung Quran napaka-accurate na ngayon lang nagtutuklasan the truthfulness of the Quran. That's why, having said that, i-remind tayo na nilika ko kayo yung natin. I give you everything that you need. You know why? Hindi para ang pasarap sa buhay. Hindi para mapayabangan kayo yung ilan ang nakuha nyo, ilan na posisyon nyo. Ha? Meron ako ganito, si ganito yung wala. Why? Kasi mamamatay kayo. All of you will die. And you will be what? Go back to the lowest of the low. And you will what? As I will resurrect you from the dead, I will give you another life. And you will come back to me. And that is the reality of life. You know why I give you life? Bakit ko kayo binigyan ng buhay sa mundong ito? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, he remind us. Ya ibadiyan tadina amanu inna urdi wa masyad fa iya certainly, species is my earth. Therefore, worship me.
O aking mga lingkod na sumasampalataya, tunay na ang lupa ko ay malawak, kaya ko lamang ang sambahin ninyo. Why did he say that? Why did he say that species is my prayer? So binigyan tayo niya. He gave us everything we need so that we can worship him that is wawa. Yun naman ang kadahilanan kung bakit na tayo nilika upang siya'y masasabahan. Kaya magmamayari ka from this place, if you cannot worship Allah in this place, Allah said, is precious is my prayer. Malawak ang aking lupa. Alis ka dyan at punta ka doon sa ibang lugar kung saan ako masasamba. Hindi yung punta ka doon kasi nandun yung wildy city, nandun yung masarap na ano, nandun yung maraming artista, nandun yung maraming opportunity, you know? This is now yung katotohanan sinasabi na sa atin, binigay ko lahat-lahat sa inyo upang masamba ako. Sa lugar na ito, hindi mo ko masamba, dilunipad ka, pumunta ko sa ibang lugar na kung saan ako masasamba. Kinasumat-matan eh, kaya lang, wala eh, ganun ba rin tayo? Nasa kata. We migrate, we go to other places, to be honest, not thinking that in that place, I believe that I will be able to worship Allah. No. In that place, there are many opportunities. So that magkaroon naman, upgrade ang ating pamuhay sa dunya, magkaroon ako ng lahat-lahat ang gusto ko. Yun ang thinking natin. Diba? And many Muslims are also guilty about this. But sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, spacious is my son. My prayer, so worship me alone. And then he concluded, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيَّ تُرْجَعُونَ. Everyone shall face the death. Then unto us, and to me, you shall all be returned. At sa akin, kayo lahat ay babalik. Ang bawat may buhay ay matitikim ng kamatayan. At pagkatapos ay sa amin, kayo ibabalik. And then, sa conclusion, وَالَّذِينَ عَامَنُوا عَمِلُوا السَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. When we were to believe in the oneness of Allah, سبح الله سبحانه وتعالى. When you go to the Lord, in the best mode, I create with you. سبح الله سبحانه وتعالى. سبح الله سبحانه وتعالى. سبح الله سبحانه وتعالى. And then one day you will die. All of you will die. And you will be what? Go to the lowest of the low, except Madiba. Make sense of Madiba. Those who enter righteous good deeds, to them we shall surely give lofty dwellings in paradise, to live the dream forever. Excellent is the reward of the workers. Ang mga sumampalataya at ang mga gumawa ng mabuti ay talagang napuntuloy namin sa mga matataas na tirahan sa atin upang buo ay manatili ng pakawalang hanggan kay mainit na kabayaran sa mga gumagawa ng mabutihan. Kaya, sino po yun? Al-ladin sabarun ma'ala rabbihim etawakalun. Those who are Christians and they put their trust only in the Lord. Those who are Christians and they put their trust only in the Lord. Sila yun, hindi masasasata sa pinakamababa, sa mga mababa.
sila yung tunay na magtatagumpay, mga natis, mga naglaan ang kanilang pagkikiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagkakala, yung kabutihan na ginagawa natin, alam natin, He will reward us in our good deeds. Magtiis tayo sa paggawa ng kabutihan na hindi mo nakikita rito ang kainatnan, ang kabayan. Sapagkat ang kabayan nito ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin wa al-muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. May I advise myself and also my fellow du'at, mga da'iyah, mga propagators of our religion. This is my advice to all du'at, to all those who convey the message to people and telling them of Allah, ta'budu illallah. We are the one who conveys this message. And we are the inheritors of the anbiya. The message. Tayo ang tagapagmanan ng mga anbiya. Tayo ang mga tagapagmanan ng rusul. Yung trabaho nila, who invite people and telling people, Allah ta'budu illallah. Lawag kayong sumamba, kundi kay Allah. Worship na, baba Allah. Ito yung trabaho natin, mga da'iyah, mga nagtatrabaho. Ipalibasa ang trabaho natin, may trabaho nila. Huwag tayong mag-expect na naglalakad tayo sa re-recarpet. We as the one who call, invite people to Islam, think not that we are walking in the re-recarpet. Maswerte pa nga tayo ngayon para sa kanila. Why am I saying this? As a da'iyah, isa ka naman nagdadaawa, yes, may pangmantya siya. Nagdadaawa ka naman. Yung ginagawahan mo, tigas ng ulo, kinukuntya ka pa. Iniinsulto ka pa, there's a dare insult. Lahat na, sabihin mo, and there are threats, may pagbabanta, hindi ito mama. And what is the advice of Allah subhanahu wa ta'ala to us, those who pray the message? Allah subhanahu wa ta'ala said, فَصْبِرْ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. So be patient. Verily, the promise of Allah is true. And let not those who have no certain belief discourage you from conveying Allah's message, which you are obliged. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magtiis. Sino magtiis? Tayo ay nagdadama. Magtiis ka sa pangutya. Nagdadrama ka, kinukutya ka, nilalabanan ka, magtiisa sa lahat ng pangyansulto, magtiisa, pati sa pananakot ng mga nananakot sa isang nagdadrama. At huwag ka manghina, huwag ka manupay-pay, huwag won't be discouraged, mawala yung iyong motivation sa pagdadaawa. Sabi niya, siya Allah mismo yung sabi.
Huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang manglupay-pay, huwag kang manghina sa mga tao, walang tiyak na kaalaman. At dahil sa kanilang sinasabi, you will stop obeying the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And as I said, sabi ni Allah, wala sino man ang mamamatay malibang ito'y pinaitulog ni Allah ayon sa itinakdang tani. Abay, pinamatay ko nila. We live in Dhamma. How I want what I live. I'm living right now obeying the message to people that there is no God but Allah. And let me die obeying that message, same message. The Bishwas was brought down by the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. At dumating sa ating panahon ngayon. Isang karanasan na mabuhay na tayo ay ibinabahagi natin, ibinabalik natin ang isang tauhid. At balagdag tayo ng hininga na ibinabahagi rin ang mga bagay nito, ang mga mensahe. Kaya mga kapatid, ito'y aking paalala sa inyo, paalala sa aking mga kapatid ko, mga dodo ko, na nagdadawa sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa tayo lahat ay magtagumpay sa inyo ito sa kabilang tanggapin ni Allah ating mga gawa sa pagkakataon sa pagtanggap naman ni Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay buli ng pagpapakinabang. Inna Allah wa malaikata wa sallun ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallim taslim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين برحمتك يا مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين برحمتك يا مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا حبنا من أسوادنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله ipapasalamat kami sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Patuloy kang nagpamuhos namin ng mga pagpapala ng mga biyaya niya sapagkat kami ang inaasa lamang sa iyo. Allah, ingatan mo kami palagi sa bawat sandali, sa bawat sandig, sa bawat isang mata, sa sa buhay. O Allah, pagpabayan mo sa pananampalataya mo sa siratang mustaqim, sa tuwid na landasin, yung mga mahal namin sa buhay na wala ba sa pagdandas sa ito. Wala ba sa pagsampalataya sa iyo, buksan mo ang kanilang nasa. O Allah, tanggapin mo ninyo ang aming mga pagdadaan, tanggapin mo ninyo ang aming ibada, tanggapin mo ninyo ang aming mga gawang mabuti sa pagkakamin sa pagtanggap ng nangan, kami ay pakinabang sa aming mga ginagawa. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa mga kasalanan aming nagawa, sa mga kasalanan nagagawa po namin, at sa mga kasalanan nagagawa po namin, sapagkat ikaw lamang ang tanging pagpatawad ng mga kasalanan ng panahatin at الدنيا عسل وفي الآخرة عسل وفي عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن السلام على الكرام. الله أكبر.